sa pag-aalaga po ng beans, kailangan din po natin ng mga iba't ibang uri ng gamot para po gumanda yung ating ani. So, kailangan po natin ng mga fungicide, iba't ibang uri ng fungicide, iba't ibang uri ng insecticide, at saka yung foliar fertilizer. So, ito po yung ating mga gamot. Ayan. Bali, ang interval po ng ating pag-i-spray mula nung tinanim natin ay 7 days. 7 days interval, okay na po yun. Ayan. So, ito po yung ating fungicide. Ayan, tatlong uri po ito. Para sa fungi naman na sumisira sa ating tanim, ito po yung pwede natin gamitin. Lalong-lalo na po ngayong tag-ulan. Equation Pro, Talonil, at saka Manager. Bale, tatlong klase po ito para po interval. Hindi pwedeng sunod-sunod na ito yung gamitin natin. Pagkatapos gamitin ngayon, next na mag-i-spray tayo, itong Talonil naman. Ganun din po dito sa ano, sa insecticide natin, tatlong uri din po. Itong Privaton, Bida, at saka Cris. Sa mga gamot naman, meron mga level yan. Katulad nitong Bida. Ayan, hanapin natin yung beans. O kaya sa tomato, pwedeng sa tomato. Sa isang, ayan, sa isang 16 liters na knapsack sprayer, dalawa, isa hanggat kalahati na kutsara po yung ating gagamitin. Ito po yung ating Bida. Lahat po yan, meron pong level sa likod. So, itong insecticide din po natin, ano rin po yan, interval, hindi rin pwedeng iisang gamot lang yung gagamitin natin. Ayan, so, dapat po sa pipiliin nating gamot, lalong-lalo na ngayong tag-ulan, kailangan po ito ay systemic. Pag systemic po kasi mga ka-agri, pwede niyang patayin yung uod sa pamamagitan ng body contact. Matatamaan mismo yung uod ng spray. O kaya sa dahon na in-sprayan natin tapos kakainin ng uod, pwede po siyang mamatay doon. Yun po yung systemic na sinasabi. Ayan. So pwede po nating ano to, pagpartnerin. Sa isang sprayan, itong magka-partner. Sa susunod, ito naman. Ito, sa susunod, yun naman. Pwede pong sabay, pwede pong ano, pagsabahin natin yung fungicide saka insecticide para hindi po tayo mapapagod sa pag-i-spray. Ayan. Sa pagpapabulaklak naman po ng ating beans, kailangan din po natin ng foliar fertilizer. Ayan, gagamitin po natin ay atonic. Ayan. At saka polyflow. So, bali dito mga ka-agri, ang magandang pag-i-spray nito ka-agri, pag po malamig yung panahon, yung kasi sikat pa lang ng haring araw, para po nakabukas po yung estomata ng mga dahon, para ma-consume agad nung dahon yung mga i-spray natin. Sa dahon po ito, i-spray po natin yan. And then, pwede rin po sa hapon, yung malamig na po yung panahon. Gagamitin natin to ka-agri pag, ano na po siya, pag malapit ng mamulaklak. O kaya namumulaklak na. Para marami po tayong maani. So, sa pag-i-spray mga ka-agri, kailangan din po natin ng sticker, katulad nitong silhouette. Yan. Ihahalo lahat yan sa mga gamot na gagamitin natin para po dumikit sa dahon ng ating beans. Yung mga i-spray natin para hindi lang po maaanod ng ulan. Yan. Kung gusto nyo makatipid-tipid, pwede po kayong gumamit ng Joy. Kasi may mga nakaranas na po ng Joy. Joy po ang kanilang ginamit na sticker. Yung panglaba, pang ano po, panghugas ng pinggan. Okay? Sa ano naman po, sa ugat ng ating tanim, pwede naman po tayong gumamit ng purodant. Kasi meron din pong insekto na naninira po sa ugat ng ating tanim. Hindi tumutubo yung tanim mo, meron na palang naninira. So, pwede po tayong gumamit ng purodant. Pag tinanim natin yung buto, pwede na po nating isabay yung purodant na to. Konti-konti lang po. Ayan.